Ito ang pagkakamaling nagawa ng aking kakompetensya. Kaya ayun tuloy na logi siya. Kaibigan, dapat huwag mo itong sundin. Hello mga kaibigan! Magandang araw sa inyong lahat dyan. Good morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. And today kaibigan, masaya-masaya ako kaibigan dahil last night nakarinig ako ng good news. Masaya-masaya talaga ako kaibigan, kaya naman ibinabahagi ko ito sa inyo ngayon dahil alam ko siguro, hindi lang siguro kaibigan, ma-inspired kayo or ma-motivate kayo, no? Sa aking sasabihin ngayon kaibigan. Actually kaibigan, kung naaalala nyo sa mga nanonood sa akin ngayon dyan, no? Just siguro nearly 2 years ago kaibigan, to be exact siguro 1 year and 8 months ago or 1 year and 7 months ago, nagawa ko ng vlog kaibigan. And I was really sad, no, malungkot sa Ate JB that time. Kasi naman, ang hina ng bintahan ko dito sa aking tindahan kaibigan. Especially yung mga alak, no, yung tinatawag natin na beer products kaibigan. Ito pa naman yung pinakamaganda nating produkto dahil medyo malaki ang ating profit kaibigan, no. Pero that time, yung magsimula nung yung pandemic kaibigan, no, ayan, humina talaga dahil marami nga ang nag-open na sari-sari store dito, no? Malapit na sa tindahan ko. So marami ang nagiging kompetensya ko kaibigan. At isa sa kanila kaibigan, no, nag-focus talaga sa mga beer products tsaka soft drinks. Kaya naman nagawan ko yun ng vlog kaibigan. And I was really sad that time. Pero alam nyo ba kaibigan, no, ang nahalata ko just few days ago, siguro 3 days ago or 2 days ago kaibigan, para ba unti-unting lumakas ang bintahan ko ng mga alak dito. So yung suki ko noon for more than 10 years, na biglang nawala dahil nga hindi na sila bumibili dito kasi nga may kakompetensya akong nagtayo, no, ng tindahan, no, malapit sa kanila. Okay, so parang bumalik kaibigan. Yung mga suki ko kaibigan, unti-unti silang bumalik dito sa tindahan ko. So tinanong ko talaga, nagtanong ako, so tuno, dalawa sa kanila, tinanong ko kung bakit kayo bumibili dito, meron naman titinda doon. Ang sabi, wala daw stock. That was on the, siguro, 2 days ago, 3 days ago. So then again, kaibigan, just last night, no, evening pala, no, hapon, malapit ng gumabi, nagtinanong ko na naman kasi bumili dito ng isang kahon na Red Horse. So bakit hindi to ka pa rin bumibili? Ang sabi niya, wala pa rin daw stocks. So, medyo I so light kaibigan, no, yan yung kompetensya ko, parating walang stocks. So iwan ko kung anong pumasok sa isipan ko kaibigan, tinanong ko talaga yung kakompetensya ko kasi nga bumili siya dito sa tindahan ko kasi yung tinitinda niya kaibigan mga alak lang tsaka soft drinks. So bumili siya dito sa tindahan ko, ang tinanong ko, bakit hindi kayo nagtitinda ng ganito ganyan yung mga beer products? Ang sabi niya, stop muna sila. So kaibigan, para ba, iwan ko, no, hindi ko ma-explain, nagiging masaya talaga si Ate JB kasi ang sabi, stop sila. So kaibigan, na pag-isip-isip ko, no, na sana hindi patawarin ako ni Lord. So, naisip ko kasi kaibigan na sana stop na sila totally. Hindi ako, I mean, I'm just saying the truth kaibigan, no, ayan, so ayoko ng plastikan kaibigan, so magiging masaya ako pag talaga mag-stop na sila, no, ayan. So isa sa nakikita ko kaibigan, no, gusto ko lang, isa talaga sa nakikita ko kaibigan kung bakit sila mag-stop is that, number one reason kaibigan, medyo mahina ang bintahan ngayon dito sa amin. Dahil siguro nagsisave yung mga tao kasi nga dahil sa pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Siguro ayaw nila noon kasi yung kapitan nila hindi ma-roll agad. And the second reason kaibigan is that yung mga family members niya, sila rin yung umiinom. Diba? So dito na yung pumapasok kaibigan, yung mga reasons kung bakit binabahagi ko sa inyo ng, ang vlog na ito para naman kaibigan, no? Ma-teach ko sa inyo, no, ayan, so may bahagi ko sa inyo ang mga paraan kaibigan kung gusto mo talagang lumago ang iyong negosyo. May actually mayroong mga things kaibigan na dapat mong iwasan, no. Isa talaga ito kaibigan sa mga dahilan na nakikita ko kaibigan kung bakit gusto niya mag-stop sa kanyang negosyo kasi yung father niya mismo, yung mga kapatid niya mahilig uminom, so siguro kaya ayaw na niyang magtinda. Nakikita ko kasi sa mga mata niya kaibigan na kahit sinabi niya kagabi sa akin na mag-stop siya temporarily. So naisip ko na baka hindi temporary kaibigan, baka permanently na talaga siya hindi magtitinda. Kaya kaibigan, sana ikaw dyan kaibigan, kung meron kang negosyo katulad ng ganito,
tamang disiplina sa sarili, hindi lang sa sarili, kaibigan, no? Everyone in your family, dapat talaga, kaibigan, sabihin mo sa kanila na hindi maganda na kayo lang mismo ang kukuha sa iyong mga paninda. Really, it's true, kaibigan, no? Dahil darating ang panahon na malulugi ka talaga. Kahit sinasabi pa natin na yung produkto, katulangan na ng mga alak, no? Malaki talaga ang kita, kaibigan, pero pag tayo lang naman ang kukonsumo, wala rin patutunguhan, kaibigan. So siya, kaibigan, actually, siguro, ayaw niya maningil, ayaw niya magpabayar, o kung gusto niya magpabayad, hindi siya binabayaran, o utang, kasi nga family members, gano'n naman talaga, kaibigan, no? So, mahirap, kaibigan, mahirap magtayo ng ganitong negosyo pag dito kinukuha, no? Pag tayo rin nagkumukuha at wala pang bayad. So, kaibigan, sana ikaw dyan na merong sari-sari store, no? Huwag kang matakot, kaibigan, or huwag kang mahiya sabihin sa iyong mga family members na dapat hinay-hinay. Or dapat kung ano mang kukunin nila sa iyong tindan, dapat bayaran nila. Dahil, kaibigan, pag hindi nila ito ginawa, nababayaran nila kung anong kinukuha nila, tiyak na malulugi ang iyong negosyo, kaibigan. Actually, I'm saying this, kaibigan, kasi nga merong hindi ko lang sasabihin yung pangalan, meron kasi nagsabi sa akin, kaibigan, na kaya nga raw baka mag-stop sila dahil yung kapamilya nila siya ring kumukuha ng kanilang panina, umiinom parati, kaibigan. So ang hirap nun, kaibigan. Kaya ikaw, kaibigan, huwag mong itolerate ang ganito, no? Ito mga ganito pangyayari, huwag mong itolerate. Okay lang mag-inom yung pamilya mo, pabayaran mo. Okay lang kumuha ng kahit ano sa iyong tindahan. Kailangan magbayad, kaibigan. No, minsan na kahit nga kapatid natin, no? Kailangan pa rin magbayad, kaibigan, no? Kahit ngayong anak ko, kaibigan, sinasabihan ko kung ano mo kukunin mo sa tinan, bayaran mo. Total, yung anak ko, kaibigan, meron naman siyang kanyang source of income. Binigyan ko kasi na negosyo yung anak ko, kaibigan. Kaya kung anong kukunin niya, dapat magbabayad siya. So ito yung ginagawa ko, kaibigan, kaya unti-unting lumabaw ang negosyo. So yun, kaibigan, dapat ikaw ganyan rin. Hindi lalago ang yung negosyo, kaibigan. Eventually, malulugi ito at magsasara. Pag ganyan ka, masyado kang mabait. Hindi kailangan maging mabait talaga, kaibigan, no? Dahil okay naman maging mabait tayo, lalo sa ating kapamilya. Pero eventually, kaibigan, kung masyado tayong mabait, mapagbigay, baka ito yung magiging dahilan kaya masarang yung tindahan. Kaya, kaibigan, ibinabahagi ko to sa inyo, no? Para we will learn our lesson, kaibigan. We will learn some lesson. So, again, hindi naman talaga ako totaling masaya para sa kakompetensya ko dahil nga kaibigan ko siya, pero masaya ako para sa sarili ko, kaibigan, no? Kasi nga alam ko babalik yung sigla ng bintahan ng alak dito sa tindahan ko. So I'm just praying, kaibigan, na sana makakita siya ng bagong trabaho, kaibigan, kasi nga nagtinda siya kasi nawalan siya ng trabaho dahil sa pandemic. Pero ngayon parang nawawala na siya ng gana, no, kaibigan, no? So let's pray na lang, kaibigan, let's hope na makita siya ng magandang trabaho. Yun ang mga kaibigan, no, ipakita ko na sa inyo ang mga nangyayari dito sa aking sari-sari store. So medyo masaya si Ate GB. Sa tingin ko, kaibigan, babalik na uli sa dating sigla, no, ang bintahan dito sa aking tindahan. Kaya thank you so much, God, sa mga blessings. Dapat talaga, kaibigan, ikaw, pag meron kang negosyo, katulad nito sa Sari-Sari Store Business, dapat talaga, no, love mo ang iyong ginagawa para kahit anumang pagsubok, trials na darating sa iyong buhay, sa iyong negosyo, ayan, makakayanan mo ito, kaibigan, no, at hindi ka mag-surrender, no? Ayan, so, naranasan ko na rin, kaibigan, noon, kaibigan, muntik na maluging aking negosyo dahil nga dito namin kinukuha lahat ang aming pangangailangan, no? At hindi ko pa binabayaran noon. Yung ano mang kinukuha namin noon dito sa aming tindahan, hindi ko binabayaran, dear friends. Kaya muntik talaga akong malugi, pero I learned my lesson, kaibigan. Kaya ngayon, kung ano man namin kukunin dito sa aming tindahan, binabayaran talaga namin, no? And then, mayroon din kaming disiplina sa aming sarili, no? Kahit pa sinasabi natin binabayaran namin, hindi pa rin kami kuha ng kuha dito, no? Mahirap, kaibigan, baka maubos ang pera natin. Dapat ganyan talaga ating gagawin, kaibigan. Huwag kuha ng kuha, lalo na sa ating mga family members, no? Sabihin natin sa kanila, kaibigan, na dapat kontrolin. Maliban na lang talaga, kagaya ng sinabi ko kanina, maliban na lang kung binabayaran nila, no? Kung nagbabayad sila, binabayaran nila kahit anumang kukunin nila sa ating tindahan, then malaking tanong agin sa ating, kaibigan, kaya okay lang. Pero minsan, kaibigan, hindi kasi nila binabayaran, kaya the time will come, kaibigan, na malulugi ang ating tindahan, kagaya ng nangyayari ngayon sa aking kakompetensya, kaibigan, kaya dapat huwag natin itong asundin, okay? Control talaga, kaibigan. Again, huwag mahiya.
sabihan yung mga kapamilya mo na dapat bayaran. Minsan kasi tayo, mga bababait kasi tayo, kaibigan, no? Nahiya tayo, no? Magsabi sa kanila. So, iniisip natin, baka magalit sila or madismaya sila. Pero, just tell them in a nice way, in a proper way, kaibigan, no? Na baka talaga malugi ang ating negosyo kung ito palagi ang ginagawa nila, di ba? Again, ito yung nangyayari sa aking kakompetensya, kaibigan. Kaya, sad to say, tumigil siya sa kanyang pagtitinda. And, yeah, sad to say, pero malaking tulong ito sa akin, kaibigan. So, gusto ko man magpasalamat sa kanya, pero wag na lang siguro na baka iba yung isipin niya, no? Nasasabihin ko, salamat, tumigil ka, no? Hindi ko na lang sasabihin sa kanya, kaibigan, pero masaya talaga ako, no? So, again, thank you so much, kaibigan, ha? At tinapos mo hanggang dulo ang vlog ko ngayon. Alam ko, makakatulong ito sa iyo para lalo pang lumago ang negosyo, kaibigan. Ikaw, kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay Ate GB, sana naman, no? Mag-subscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And gusto ko rin magpasalamat sa mga nag-like, nag-follow sa ating Facebook page, Negosyo Tips and Ideas. Kaibigan, kung hindi mo pa na-like and follow ang ating Facebook page, ilalagay ko yung link sa description box. Please do like and follow our Facebook page, Negosyo Tips and Ideas. Makakatulong ito sa iyo, kaibigan, paano magsimula ng negosyo, paano palagoy ng negosyo, and paano pasinsoyin ang buhay nating lahat. Pwede ka mag-comment, mag-post, mag-private message kay Ate GB, no? Tutulungan kita, kaibigan, sa abot na aking makakaya. And kaibigan, always remember, huwag mo talagang kalimutan, hindi posible, hindi mahirap na umasinso ang buhay nating lahat. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, we have God in our life, and may tamang disiplina tayo sa sarili. Tiyak asinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Mahal ko rin kayo lahat. Thank you so much.